Orange Energy Firm ay namumuhuna ng $1.5 billion sa 15 proyekto na may partikular na pagtutok sa Mindanao. At bago natin ituloy, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at e-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload video. Ang green hydrogen, na itinuturing na isang malinis na pinagmumula ng energy, dahil ito ay hinango gamit ang isang prosesong pinapagana ng mga renewable na pinagmumulan tulad ng hangin o sikat ng araw, ay maaaring makakuha ng higit pa kaysa sa hawakan lamang ngunit isang pagbabagong presensya sa buhay ng mga taga Mindanao. Ang kumpanyang Pranses na Hydrogen de France, HDF Energy ay gumagawa ng malalaking hakbang upang maikalat ang teknolohiya sa rehiyon, simula sa Olutanga Island sa Zamboanga, Sibugay at kalaunan sa mga lalawigan ng Surigao del Norte at Agusan del Sur at Zamboanga City. Ang pangmatagalang layunin ay mag-set up ng kabuuang 10 power plant sa Mindanao at mapabilis ang paglipat ng rehiyon sa mga renewable hanggang sa ma-account nila ang 50% ng energy mix nito sa 2030. Ang lakas ng hydrogen ay ginawa sa pamamagitan ng electrolysis, kung saan inilalapat ang electrical current sa paghahati ng mga molecules ng tubig at paghiwalayin ang hydrogen mula sa mga bahagi ng oxygen. Upang makabuo ng green hydrogen, ang apparatus na ginagamit, tinatawag na electrolyzer, ay pinapagana ng mga renewable na pinagmumulan ng energy, sa kabaligtaran. Ang black, gray or brown hydrogen ay ginagawa gamit ang energy na nagmula sa mga fossil fuel tulad ng carbon o natural na gas. Sinabi ni Matthew Gies, presidente at direktor ng HDF Energy Philippines, na ang kumpanya ay maglalagay ng alinman sa solar o wind power farms on-site upang patakbuhin ang mga electrolyzers at direktang magbigay ng kuryente sa lokal na grid. Noong July 19, nilagdaan ni Gies at mga kinatawan ng lokal na pamahalaan ng Zamboanga, Sibugay, Surigao del Norte, Agusan del Sur at Zamboanga City ang isang Memorandum of Cooperation, MOC, upang mapadali ang koordinasyon, pagbabahagi ng impormasyon at teknikal na pag-aaral na humahantong sa pag-setup ng hydrogen power plants in the target areas. Lumalo rin para saksihan ang paglagda sina Mindanao Development Authority, MINDA, Secretary Leo Teresio Magno at ang Ambassador ng France sa Pilipinas, Marie Fontenelle. Ayon kay Gies, ang mga unang proyekto ay bahagi ng 10 hydrogen power plants na planong itayo ng HDF sa Mindanao sa darating na taon sa isang pinagsama-samang gastos sa pamumuhunan na humigit kumulang $1 billion. Karamihan sa mga proyektong ito ay matatagpuan sa mahirap maabot, off-grid na mga komunidad o sa mga bayan at probinsya na may hindi matatag na supply ng kuryente, sinabi ni Gies sa isang media briefing pagkatapos ng paglagda. Malugod na tinanggap ng mga lokal na opisyal ang mga proyekto ng HDF Energy, umaasa na mababawasan nila ang mga gastos sa kuryente at matugunan ang mga pasulpot-sulpot na brownout at hindi matatag na supply ng kuryente sa kanilang mga lugar. Sinabi ni Tricia Golaran, pinuno ng Planning and Development Office ng Agusan del Sur, ang pagkakaroon ng stable na supply ng kuryente ay ganoon din kaapurahan sa kanyang probinsya. Sinabi rin ni Raul Regendola, Chair at Administrator ng Zamboanga Economic Zone Authority, na ang pagkakaroon ng hydrogen power plant sa Zamboanga City ay tutugan din sa mga pasulpot-sulpot na brownout na nangyayari, 4 hanggang 5 beses sa isang araw, kahit sa loob ng 16,000 hektaryang special economic zone nito, na kasalukuyang mayroon 114 na mga locators, kapag gumagana na ang mga planta, gagawa ang HDF Energy ng humigit kumulang 10 megawatts ng hydrogen power para sa bawat site. Sa MOC signing, sinabi ni Ambassador Fontenelle na ang pagtugon sa pagbabago ng klima at pagpapalakas ng transisyon tungo sa isang green and sustainable future ay mataas sa diplomatikong agenda ng French government para sa mga internasyonal na kasosyo tulad ng Pilipinas,
Umaasa ang France sa mga ekspertong kumpanya tulad ng HDF Energy upang tuparin ang pangakong ito. Pinuri ni Mindes Secretary Magno ang bagong nilagdaang MOC bilang tagumpay para sa buong rehiyon. Sinabi ni Assistant Secretary Romeo Montenegro, ang Deputy Executive Director ng MINDA, na ang karagdagang supply na magmumula sa HDF ay makakatulong sa regional government body na maabot ang target nito na makamit ang 50-50 renewable to fossil fuel energy ratio sa 2030. Sinabi ni Giz na ang HDF ay kasalukuyang nasa proseso ng pagkuha ng mga kinakailangang permit ng gobyerno at pakikipag-usap sa mga lokal na kooperatiba para sa pamamahagi ng kuryente sa 3 probinsya. Noong Pebrero ngayong taon, naglabas ang Department of Energy, DOE, ng mga alituntunin para sa mga insentibo sa pamumuhunan ng hydrogen sa bansa para isunong ang mga sustainable energy solution at bawasan ang pagdepende sa tradisyonal na fossil fuels. Ang Mindanao, ang pangalawang pinakamalaking isla ng bansa, ay nakukuha ang power nito mula sa 4 na pangunahing pinagmumulan, hydropower, coal, geothermal, at oil. Ang bulk 662 megawatts o 52% ay mula sa hydropower. Ang oil ay nag-aambag ng 24% ng supply ng kuryente, 311 megawatts, habang ang geothermal ang pinagmumulan ng 8%, 98 megawatts ang natitirang 16%, 203 megawatts ay mula sa coal. Ngunit may iba pang pinagmumula ng hydropower sa Mindanao na naghihintay na matap. Ayon sa Climate Change and Clean Energy, Synergy, Project, isang inisyatiba na pinangunahan ng Mindanao Development Authority, MINDA, at Department of Energy, DOE, ito ay pinondohan ng United States Agency for International Development, USAID. Base sa ulat nito sa Mindanao Renewable Energy Resource Assessment Project, ang 11 potensyal na site para sa hydropower plant sa mga rehiyon ng Caraga, Sokcharjan, at Davao.